Hello guys, so today is Sunday, December 12. Yeah, 12 ngayon. Punta tayo sa party. Party. Hindi naman actually party, celebration. Dito sa, ano, sa Jerry's Grill. Jerry's Grill dito sa Houston. No? Last time na nagpunta kami Jerry's Grill, minit ko yung kaklase ko dati. Akin sa Jerry's Grill na to eh. Parang sa Pilipinas yung protocol eh. Kailangan nakamask pagpasok. Checkin pa yung temperature mo. Tapos pag upo mo, pwede mo nang tanggalin yung mask. So, it doesn't make any sense. Walang logic eh. Anyway, tingnan natin kung maraming tao ngayon doon kasi Sunday. Okay, ano pa? Share ako isang kwento ko si Jerry's Grill. nung bago yung Pacific Mall sa Lucena, nakabase ako nun sa Lucena eh. Dahil ahente ako eh. Bago din yung ano, Jerry's Grill, bagong bukas yung Jerry's Grill, no? Tapos doon sa parking lot, may nag-alok sa akin na ano, na lalaki. Sir, ano, yeah, discount ano daw sa Jerry's Grill. Ah, ganun ba? O, sige. Madami daw, makakamura ka. Kasi may bayad. 500 pesos. 500, alam ko 500 yun eh. Eh, nung time na yun, malaki yung 500, di ba? So, kailan ba yun? 2005? 2004? I don't know. Mga ganon. Year 2000 na naman. So, ako, ahente ako. Yun ang kinainis ko eh. Kinainisan ko eh. Ahente ako. Pero pag ako inahente eh, ang bilis ko mapa-oo eh. Kasi pagkabayad ko sa kanya naman 500, nagsisi ako. Sabi ko, bakit ko binili yung coupon na yan? discount sa Jerry's Grill eh. Totoo nga naman, may discount yung kada coupon. Kasi ang problema sa mga ganyang style pala, para ma-avail mo yung discount, kailangan mong gumastos. Eh kami dati, bihira naman kami kumain sa Jerry's Grill. Ngayon, maobliga ka na ubusin yung coupon para mabawi mo yung 500 mo. Di ba? So I think may mga similar na business module or modalities na ganyan eh. Na kailangan mong gumastos para makakuha ka ng discount. So, I don't know, it doesn't make good economic sense, lalo pa nagbabudget ka, no? So the best way para makatipid is huwag kang kumain sa labas, yun lang the best way. Kasi nga sabi ko, ang bilis kong mabenta na eh, napahoo agad ako. Anyway, dumating na kami dito. Modelo? Hindi na kami, hindi na ganun katulad ng dati ah. Wala na mga temperature check. What do you want to drink? Sabay-sabay naman yung dating ng pagkain. Medyo pala eh. Sobra-sobra yung pagkain. Parang sinama nila sa count sila Terry tsaka si Rocky ah. Pati si Jake. yung sisig lang. Ano yan? Parang isda. Sisig na no. Parang bangus. Hindi, yun din yun. Oo, parang bangus. Bangus, pugi. Ganun din.
Okay guys, tapos na yung party. Daming pagkain. Alam ko subscriber ko yung si Kian eh, yung graduation celebrant. No? Congratulations Kian. Siya yung pinakauna sa grupo naming graduate. Anak, no? Anak na graduate. Pakita ko yung lugar lang nito. Ito yung city center. City center. So pag nag dito. Pag nagva-Valentine's dinner kami ng grupo namin dito minsan eh. Mga gandang restaurants dito. Anyway, so yun, dahil pagkain, busog na busog kami. And yung medyo nagluwag na yung Jerry's Grill, no? Wala, hindi na kami hinanapan ng mask, saka hindi na nag-check ng temperature. Which is sorry to say, parang retarded kasi yung ganung ano eh, ng IATF eh. Bakit? Kasi ano yun? Una-una, pag ikaw may sakit, makakalabas ka ba ng bahay? Okay, sasabihin nyo naman, ah, hindi, kasi asymptomatic yan. Yan yung ano eh. Ano yung pag-uusapan? Yung ano yung pag-uusapan? Anyway, masira lang yung ano natin eh, discussion. Pero yun nga, nagluwag na sila, no? Diretso na kami sa table namin. Unlike nung last time nagpunta kami dyan, kasama yung minit namin yung kaklasiko nga si Clarissa, no? Mahigpit pa nun. Tsaka bakit nyo ina-adapt yung IATF standards eh nasa US? Anyway, may tuloy ko lang, no? So, yung graduate ngayon, kaya sila nag-celebrate, siya yung pinakaunang anak na graduate sa grupo namin. No, siya yung pinakauna. So, yung parents, very proud, and nakahinga, sabi nga nung kaibigan ko, no, si Adrian, nakahinga na sila ng maluwag. Nakakaingit. In a way na, oh, meron ka na isang anak na graduate. So, I can imagine na talagang parang makakahinga ka ng maluwag in terms of financial expenses, ha. Hindi naman yung mga ano, mga problems, pero yung financial expenses mababawasan, di ba? Malaking kabawasan yun. So yung sa akin, yung panganay ko 2 years pa, no, hopefully ayan, makatapos silang tatlo. And buti nga ito si AJ, ang layo ng agwat eh. Hey, but sure, I can't see you. Okay, malayo agwat. So hopefully yung dalawa kong mas matandang anak, sila na magpa-aral dito kay AJ in the future. So sigurado naman, siguro may trabaho na yan. Anyway, what else? Maliban doon sa party, balik tayo sa party, no? Anyway, ano lang naman, kumustahan party and kainan, no? It's nice to see ano yung mga dati mong friends na takot lumabas, and yun, nakihalubilo na din sa amin. Sabi ko nga sa isa, oh, tagal lang namin hindi nakita. Lumabas na siya. So, what else? Yun lang, update lang, update. Sabihin niya, ano naman, yun ba? No, paano kami, how we roll in Texas. So, ganito kami mabuhay. No, pinapakita ko lang. Bahala na kayo sa interpretation nyo, pero yan ang ginawa namin eh, di ba? Sinasama ko lang kayo sa adventures ko, no? Hindi lang puro outdoors, yan, mayroon na tayong mga adventure dito sa city. Ito po, abangan nyo pala, nakausap ko si Pinoy Nomads, and one of these days mag la live stream kami. Okay, so ito po ang I-10 Houston at night. Kita niyo yung kalsada. Okay, may dadagdag pa pala ako, no? Nagki-carry ako ng ano, ng Walther PPS. Walther PPS M2. Tatanong naman sa akin kung ano yung carry ko, no? So, hindi ko na-picturean eh, pero doon sa door ng Jerry's Grill nakalagay, no weapons allowed. Guns, no? Guns allowed. Yeah. So, bakit ako nag-carry? Bakit ako nag-carry sa tingin nyo? Kasi per the law dito, no, yung mga ganong sign applicable lang yon doon sa mga taong walang license. Pero pag may license ka, pwede ka mag-carry concealed, no? Pwede ka mag-carry as long as yung sign nila is ganon, hindi siya legal sign. Yung mga legal sign may ano yan eh, yung meron silang statement from the law, yung actual
number doon sa law, actual provision sa law, 30 yard 6, yung concealed, 30 yard 7, 30.07, yung open carry, ganon. Yung nakalagay sa kanila na no weapons allowed, no guns allowed, hindi yan applicable sa akin kasi may license ako eh. Yun ang pinagkaiba, no? And sabi nga nila, if you're carrying concealed, sino makakaalam? Diba? Sino makakaalam? Diba? Hindi naman kinakap ka pan lahat, no? And then, sa punto ko naman, no? I carried concealed, kumain kami, nagkwentuhan kami, umuwi ako. So, anong problema? Diba? Wala namang problema. No? So, dun sa mga anti-guns, pinipaint nila yung picture na porkit may baril ka, ikaw ang ano, mamamaril dun sa lugar. Well, it didn't happen tonight and it didn't happen previous examples, no? So, yan lang. So, yan. Bye, guys!